Yang dimonyong paring kau. Hoy! Kau nak kebalik sa amin, ah? Maria Santissima, mga batang to. Ako, isang alagad ng Diyos, makikipagbarilan sa inyo? Dito nang galing ang sulod-sulod ng putok. Sino pa gagawa nung kundi kau? Mga batang to, wala akong nalalaman sa pagpaputok ng baril. Sino maling? Sino sa halaman mong gagawa nun? Sino? Mga mam, kayo'y nasa tahanan ng Diyos. Igalang naman ang lugar na ito. Igalang? Huwag! Sige! Tama na yan! Abuli natin ba ba? Tama! Matan! Don Segovia! Don Segovia! Don Segovia! Don Segovia! Crisanto, anong ginagawa mo rito? Tulungan niyo ako! Ang mama ko hawak pa ako! Bakit? Pinitay ng mga tulisan! Ano?
Bawa na kayo. Sabi niyo ako baka tumating ng mga tulisan. Crisanto, wala akong magagawa para sa iyo. Baka pati ako ay mapahamak sa mga tulisan. Sige, tumakas ka na. Takas na! Anong nangyari? Bakit nakatakas ang batang yun? Meron nung bumalik sa lubid! Habulin nyo, at huwag kayong babalik dito hanggang ninyo napapatay. Nardo, kilala ba ang batang ito? Hindi ho, ngayon ko lang siya nakita eh. Amang? 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 Aray! Dali natin sa bahay. Opo. Ingkong, Ingkong, sino ho yan? Huwag ka natin patalang. Kumuha ka ng dahon ng tangan-tanga, madali ka. Pero amang, kailangan alisin to nang mahilot kita. Hindi ko pumahari alisin to. Ang langitik! Pasensya ka na, Crisanto. Kung hindi saging, kamote lang kakain natin. Salamat. Napakasakit pala ang sinapit ng iyong pamilya. Subalit huwag ka matakot. Habang narito ka, ay ligtas ka sa mga tulisang mahanap sa iyo. Ingkong, ang ibig mo sabihin, dito siya titira sa atin? Sira, Crisanto, dumito ka na para may makatulong ako sa pagpapastol ng baka. Sige, kumain ka. Crisanto, talaga bang ayaw mong alisin ang lubid sa leeg mo? Hindi ka ba nasasaktan yan? Huwag mo naman pakilaman to. Sarili naman akong dahilan eh. Alam ko yon, pero mas lalo kang makikilala pag lagi mo yan suot. Si Freda naman oh. Huwag na nga natin pag-usapin yan. Sige, bantayan na lang natin mga baka. Sabilan! Sabilan! Sabas! Hindi na yata bahay yung nandun sa baba na yun, ah! Magdano tayo nun! Daga-daga! Liputin ka ba yung dumarating? Kabayan natin na! Oo nga! Anardo, bakit umita? Si Crisanto, Freda,
Nandun o eh. Nagugutom kasi ako eh. Ano ba makakain dyan? Meron tayo kamote dyan. Sige, dala mo silang dalawa. Opo. Oh, meron ba natira pa sa akin? Meron na. O tama na yan. Mamaya, pagdating nyo, may nakahanda na tayong hapunan. Santo, madali ka. Punta mo si Crisanto. Sabi mo magtago. Bakit o? Huwag ka na magtatanong. Isasapa ka na bumugtas. Madali. Takbo. Dali. Ano yun? Putukan. Singkong! Tama! Adol Segovia, huli man daw at magaling ay naiahabol din. Etong kahulihan sa mga Baltimore. Patakas siya, kaya sa ulo din naman. Binigyan mo ako ng alalahanin, Sabas. Akala ko, hindi na niyo matatagpuan ang batang yan. Iba akong mga ko. Maliit ang kabundukan para hindi namin siya makita. Teka. Nasiguro bang hindi alam ng mga inupahan mong tulisan na ako'y kasanggot sa pangyayaring ito? Mahalaga sa akin ang iyong pagtitiwala. Ang pagkaubos ng mga Baltimore ay mananatiling lihim. Ang totoo niyan, inuwanan ko yung mga gagong yun sa labas ng bayan para hindi nila malaman kung saan ko dadali ng bata. At doon sila ay... alam niyo na, kabayaran. Hintayin mo ako rito. Talagay kong masisiyan na kayo dyan. At ang bata, ilibing mo sa malayo, sa labas ng asyenda. Maraming salamat. Papa, sino ang batang yun? Siya rin ba ang bata nagpunta dito ng isang araw? Patay na ba siya, Papa? Oo, iha. Pero... bakit siya namatay? Pinatay siya sapagkat lumabag siya sa batas ng mga tulisan. Batas ng mga tulisan? Armida, pumasok ka na muna sa iyong silid. Opo, Papa. Papa, anong ibig mo sabihin sa batas ng tulisan? Aristeo, maraming kahiwagaan ang buhay. Paglaki mo, saka mo lamang maunawaan na ang lahat ng ito ay para sa iyong kinabukasan. Itanim mo sa isip mo yan. Opo, Papa. Tama na, Freda. Alis tayo ngayon din. Baka balikan pa tayo ng mga tulisan eh. Yan na.
Sandali lang. Bakit? May kukunin muna ako sa bahay. Sige, dalhin mo! Gumamit ng baril kay Lolo to eh. May bahala ba yan? Eto, marami. Bahala na. Ayun na. Dahil sa pagkakapatay ng mga tulisan sa pamilya ng mga Baltimore, natitiyak kong wala nang ibang maghahabol sa kanilang ari-ariang lupa at bahay. At bilang kasosyo ni Don Ignacio, at dahil din sa laki ng pagkakautang niya sa akin, ako lamang ang may karapatan sa mga lupay niya, di ba? Malinis na malinis ang kontratang ito. Kahit saan man makarating, ang ginawa ninyong hakbang ay legal na legal. At kung kinakailangan tayo magpabuya sa mga kinaukulan, gawin natin. Kaya lamang, mayroong istipulado doon sa kontrata na si Sabas ang maaaring tumira ng pansamantala sa bahay ng mga Baltimore. Koreksyon! Koreksyon, Atorne! May pagkakamali! Aragon, Sacramento ang nakapirma sa kontrata at hindi Sabas. Hindi ko nalilimutan yan. Kaya lang, Sabas ang nakagawin kong tawag sa iyo. Papa, ang paborito mong alak. Aba, talagang itong si Aristeo ko maasahan. O ano, tatanga-tanga ka dyan, ilapag mo. Ikaw nga naman ang tagal-tagal mo na rito, ang kupad-kupad mo pa. Sige, sa loob. Attorney, ngayon pa lang ay pagdiwang na natin ang simula ng ating tagumpay. Uminom tayo. Sa tagumpay natin. Papa, bakit ka nagkakaganyan? Sino si Gobe? Bakit mo? Bakit? Bakit, Papa? Madali. Papa! Papa! Ano nangyari sa inyo, Papa? Papa! Bakit? Ano nangyari sa iyo? Santo, ayun pa ang kukul, oh. Barilin mo. Alam mo, Freda, ayokong gamitin ang katatagan ng puso ko sa mga balubat na yan. Matagal na rin panahon ng inintay ko. Alam ko na ibig mo sabihin. Paghihiganti na naman. Si Santo, hindi ko mayaalis sa yung magkimkim ka ng ganyang galit. Pero sa palagay mo kaya, makikilala mo. Ang pagmumukha ng mga hayop nila, matagal na nakaukit sa aking isipan. Napakalit na negtig para hindi ko sila makita. Hindi ka pa ba naliligayan sa buhay natin? Tahimik, walang alalahanin. Kung kailangan natin ng pere, marami tayong baka. Mabibili naman sa ibaba. At saka, narito naman ako para tulungan kang makalimot sa iyong suliranin. Thank you.
paano mong bis. Teka nga muna. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Maganda ba ako o hindi? Yung totoo? Siyempre. Oh, maganda ba ako o hindi? Maganda na kung maganda. Kasi maligo ka na. At hindi tuloy yung mga bakay pagbibili ko sa Changi bukas. Kasama ako? May pagbibili? Anong pinagbibili? Sinasabi mo dyan? Iniinis mo na naman ako eh. Basta kasama ako. Lagi na lang ako naiiwanan dito. Bakit? Tinahiya mo ba ako? Oh, sige, kasama na akong kasama. Pili mo na yung mga baka. Sige na. Don Segovia, dumating na ho si Armida. Sa Armida. Bligyan pa yung tingnan magandang doktora. Sa awa ng Diyos, nakapasa ako sa board, Papa. Kaya ngayon, may pagmamalaki ka ng doktor. Sa kanyang pagbabalik, meron ang gagamot ngayon sa'yo, Papa. Pero mahigpit ako sa aking mga pasyente. Kaya kung ako magiging doktor mo, kinakailangan sumunod ka sa akin. At uumpisa natin sa pagtigil mo ng pananabako. Siyempre, aalisin mo na rin ang pag-inom ng alak. Talagang pambihira, Carmida. Lahat na lang pinagbawal mo. Eh, samantalang yun na lang ang bisyo ni Papa. Aristeo, kahit nung nasa Maynila ako, sinusubaybayan ko pa rin ang records ng Papa. Kaya alam ko makasasama at makabubuti para sa kanya. Yan ang gusto mo, Iha. Masasunod. Ganyan. Eh, mabait ka naman palang pasyente, Papa eh. Alam mo, excited na excited ako sa pag-uwi ko rito. Dahil matutupad na rin pangarap ko magkaroon ng sariling klinika sa poblasyon. Bakit kinakailangan magtayo ka pa ng klinika sa poblasyon? Eh, samantalang dito, maaari ka na magkamot. Aristeo, tungkulin na isang doktor ang paglingkuran ng lahat. Lalong-lalo nang mahihirap. Eh, kung dito ako magtatayo ng klinika, sino pasyente papasok dito? Eh, makita lang yung mga tauhan mo eh. Hindi natakot na. Tama, huwag tatalo niya. Siya kasi. Aristeo. Tanda ka ba magabi? Pilihan mo. Pagdariwas niyo, Barmilya. Salamat, Papa. Opo, Papa. Masyado naman mahigpit itong kahera mo, Crisanto. Lipan siya kapi, hindi man lang makatawad. Tawad naman kayo ng tawad eh. Ang napakabarat niyo. Susunod kayo magtumas na namin dadalhin. Ang mabuti pa, tinggatan mo itong inahin mo. Baka sa susunod na pagbalik ninyo, siya na ang mapili. Anong mapili? Nabili na ho ako. Ano man, hindi ka nang nasari kayo mag-ismi. Nagbibiro lang yan. Eh, kasi. Sige na, Freda. Bili mo na mga gamit natin sa bahay. Ito, maganda.
Konti lang. Nagmamadali ka ba? Ade, lagi mong kasama yung magbabakang yun ah. Anong ba siya malong mo? Anong pakialam mo? Sandali lang. Nakausap ko, tatalikuran mo ko. Pinagmamalaki ba yun? Wala akong pinagmamalaki at pwede ba bitaan mo ako, bastos! Plata ka! Amoy baka ka naman! Amoy baka, ha? Stop! Sige, Joy! Stop mo lang yan! Bitaan mo ako! Oo, huwag mo intindihin niya. Nagbabarikan lang yan. Na po. Kaya yung dalawa talagang sadya po eh. Importante lang. Sige, mo po ka. No! Anong kailangan mo? O anong nangyari dyan sa lake mo? Yan nga ang Thailand eh, Mang Martin. Kaya ako nagsadya rito sa inyong dalawa. Kailangan kong tulong nyo. O Estong, kung malitan lamang ang lakas mo, huwag mo na balayan ang inuman namin. Kahit na bigyan mo kayo ng 10 paldo, Thank you.
Maraming dyan. Wala na sa kural eh. Patay ko na, sa pastulan lang yon. Pero ito, tandaan nyo. Lahat ng makukuha nyo, kunin nyo. Pero yung babae, huwag nyo gagalawin. Sa akin lang yon. Para makagantay ko. Ito na. Kailanin mo akong mabuti. Ako ang kahuli-huli ang Baltimore na nabuhay. Pero... patay na ako. Ganyan ang pagkakaalam niyo. Ngayon. Naku. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang ibang pangkasamahan. Matagal na kami nakahiwa-iwalay. Kami na lang si Drew. Ang mga mulalin! Kahit na papano, alam mo kung nasaan sila. Saan sila? Hindi po ako nagsisinungaling. Si Manning Kaliskis na lang po ang alam ko buhay sa aming mga kasamaan. Saan ko siya matatagpuan? Sa bayan ng San Mateo. Kilalang kilala siya doon. Namimili siya ng mga ahas.
Tumadala ng Tiago? Oo. Eh, ba't kukunti lang ang kamandag na ako dyan? Makamandag to. Ulupong gubat to. Marami tayong makukuha kamandag dito. To? Tartado. Gusto pa ako ngayon, ha? Oh, ito. Tignan ko to. Maaari ba magtanong? Ano yun? Dito ba nakatira si Mang Maning? Ano ang kailangan mo sa kanya? Bumibili pa ba siya ng ahas? Oo. May dala ka? Meron. Kunin mo. Pilitin mo makakuha ng maraming kamandag dyan, ha? Mang Maning! Ah! May pinagbibili kong ahas. Saan nandun? Andun doon sa labas. Uy! Ako ba nagbibenta ng ahas? Ako nga. Dati ka na ba nagdadala rito? Ngayon lang, oh. Nabalitaan ko na mimili kayo, kaya nagdala ako. Ano namang klaseng mga ahas yung dala mo, Aber? Mga ulupong, ho. Ulupong? Aba, magaling! Pasok mo rito. Titignan ko. Halika! Lo, Agarda. Tingnan mo nga yung dala nito kung gano'ng kalalaki. Mag-iingat ho kayo, mabagsiko yan. Huwag ka mag-alala dyan sa bata kong yan. Sanay na yan. Kahit anong bagsipan ng kamandag niyan, hindi natatalab dyan. Ang Maning, bata ito. Marami tayo makukuha dito. Maganda, ha? Ilan ba ito lahat? Sampu ho lahat yan. Sampu, ha? Pagkano gusto mo? Otso ang isa. Otso? Mo ba ako? Sa labas ang bilihan yun. Tigapat lang. Kung gusto mo, kukunin ko yan. Galaw ba ako't isa? Huwag naman, oh. Kamura naman ho nun. Ang hirap uhulihin yan. Mahirap. Pasalamat nga. Babayaran pa kita. Alam mo ba na walang dinala ritong ahas na hindi ko nakuha? Baka hindi mo ako nakikilala. Ako, si Maning Kaliske. Kaya nga ikaw hinanap ko. Tinuro ka sa akin ni Isidro. Isidro? Yung nakasama niyo nung araw. Ah! Si Pare Isidro! Kamusta siya? Patay na siya. Patay na? Yun nga ba sinasabi ko, eh. Nung araw pa, sinabi ko na sa kanya, pag hindi siya tumigil ng kainom, mamamatay siya. Hindi ko sa kainom ang kinamatay. Sa bala. Sa bala? Sino pumatay sa kanya? Isang Baldemor. Baldemor? Ang dali nyo naman makalimot, Mang Maning. Siguro naman hindi mo ito malilimutan. Nakatakot ka rin palang mamatay, hayop ka. Marunong ka rin humingi na awa. Pero hindi kayo naawa sa aking pamilya na sila ipatay nyo. Wala akong alam doon. Napasama lang ako doon siya. Yung mga kumpare ko sila, Magnum Macan. Biniharan lang kami. Yung Magnum sinasabi mo, saan ko siya makikita? Ang pagkakaalam ko, hindi na siya umalik doon sa pulong duhat.
Maawa ka sa akin. Wala naman akong kasalanan talaga rin eh. Kung gusto mo, lahat ng ahas mo, babayaran ko kahit sige 10. Maawa ka sa akin. Huwag mo patayin. Wala naman akong kasalanan eh. Wala talaga, wala akong kasalanan. Uy, 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 uy.
Padre, gusto ko sana mga umpisal, pero hindi ako marunong. Hindi ka marunong? Bakit? Ngayon ka lamang ba mangungumpisal? Hindi naman, no. Pero matagal na, nakalimutan ko, no. Santissima Madre de Dios. E di isang budel ka na ang kasalanan mo. Bueno, hijo. Ikumpisal mo. At wala kang kaliligtaan, ha? Pati na yung kaliitlitan mong kasalanan, sabihin mo. Madre, tatlong tao na po napatay ko. Ano? Tatlong? Maria Santissima. Kaya nga ako nangungumpisal. May papatayin po ako. Sus Maria Joseph, nabata ka. Hindi ka na ba nangilabot sa pinagsasabi mo yan? Hindi mo ba alam na ang pagpatay sa iyong kapwa ay labag sa kautusan ng Diyos? Alam ko po, Padre. Ngayon kayo man nga sa aking katayuan, maaaring gawin niyo ang aking ginawa. Iho, ako isang alagad ng Diyos at hindi ko magagawa yung sinasabi mo. Huwag ko sana kayong magalit. Kaya nga ako na pa rito. Ay upang ihingi ng tawad sa Diyos ang aking mga kasalanan. At tuloy isang guni sa inyo kung makatarungan o hindi ang aking ginawa. Kayo lamang po ang maaari kong pagsabihan ng aking problema. Iho, ako ang binigyan mo ng problema. Tatlong tao na kamong yung pinatay, paano kita mabibigyan ng absolusyon? Ang pumatay ay isang kasalanang mortal. Ang tatlong taong pinatay ko ay mga tulisan. Binitay nila ang aking mga magulang at kapatid. At yan po'y naghahap dito mismo sa lugar na ito. Sa punong kahoy. Sa labas ng simbahang ito. Ang katotohanan po'y kabilang ako sa mga bibitay. Ngunit may nagmalasakit. Binaril ang lubid kaya ako nakatakas. Santo. Naunawaan kong yung damdamin, Crisanto. Kahit ibig ko lamang ipaalala sa'yo na mayroong Diyos na siya lamang may karapatan maglapat ng kaparusahan sa sino mang nagkasala sa kanya. Sa nangyaring yun, ako bilang alagad ng Diyos ang nagsusumamo sa iyong huwag mo nang dumisan ang iyong mga kamay sa binabalat ng pag-ihigantin. Huwag mong papaghariin ang puot sa iyong damdamin at mananig ka sa katarungan ng Diyos. Patawarin niyo ako, Padre Simo. Ngayon di amahin magkaroon ng pamupuso ko para magpatawa. Crisanto, kung si Kristong tumanggap ng katakot-takot na pag-aalipusta at pang-aapi sa mga taong nagpahirap sa kanya ay nagpatawad, ang tao paaya. Ang lubid na yan sa leeg mo, ang siyang nagpapagunita sa iyo ng iyong malaging nakahapon. May ibsan ang dinadala mong sama ng loob kung aalisin mo yan. Alang-alang sa pagbabalik loob mo sa Diyos at alang-alang sa paring nagbigay sa iyo ng pangalawang buhay, maaari ba? Madre, nandiyan mo sa ilabas ni Doktora Carmena. Oh, sige, papalitin mo. Doktora, inaantay mo kayo pa dito. Magandang umaga, Armida. Tuloy ka. Salamat. Siya nga pala, ipinakikilala ko sa iyo si... Welcome po, Blessed. Pamangkin ako ni Padre Simon. Siya nga pala. Siya nga akong pamangkin at kararating lang niya buhay sa Maynila. Delphine, si Armida ay ang anak ni Senyor Segovia. Kamusta mo kayo? Nabuti ko naman. Maupo ka, Armida. Sandali lang, Delphine. Ano may paglilingkod ko sa'yo? Kasi mga nagbukas po ako ng klinika sa bayan. Pakikiusap ko sana sa inyong pagmimisa sa linggo na pakibanggit lang ang minis sa sermon nyo.
Nabukas ang klinika ko para sa lahat, lalong-lalong sa mahihirap. Magandang balita yan. At alam kong maraming maliligayahan sa gagawin mong pagkakawang gawa. Maraming salamat. Yak na maraming matutuwa, Panay. Walang gastos, libre. Pero kung ako naman ang tatanungin eh, napakalaking katarantaduhan yan. Aristeo, tanong. Aristeo, ipinakikilala ko sa iyong pamangkin kong si Delphine. Aristeo. Oh, tayo na, pinasusundo ka na ni Papa. Magpapaanin lang kami, Padre Simon. Baka mo ang araw mo? Delphine. Pamangkin ko. Ikuran ang dampung sa kabayo. Maraking kawaga na pinagkaloob ko sa iyo sa iyong kasalanan. Ngayon, malakas na ang loob mong pagparito para akong sumbatan. Kaluwagan? Kaluwagan ba pigipitin niyo kaming maliliit at ilitin na aming lupang sinasaka? Kung kami maatraso ng pagbabayad? Wala akong panahon makipag-usap sa mga suburbio ang tulad mo! Bibigyan kita ng 24 hours ng plaso. At kung di ka pa makabayad, dito ka mag-usap. Matagal na akong takot doon si Gobia. Pero bago mo ako patayin, mamamatay ka! Mamamatay! Walang ya! Tapos parang papatayin mo ako pag nagkaroon ka ng pagkakataon. May siyang buhay ng matapang. Hindi porke doktor ka na eh. Lahat ang gusto mo, masusunod. Sobra ka na ha. Ito papa, pangaralan nyo nga ito si Armida. Hindi porke doktora na siya, hindi ko na siya maaaring pangaralan. Umigil ka na nga dyan. Pa. Papa, ginagalang ko si Aristeo bilang isang matandang kapatid. Pero kung pagmamaramot at pangapi sa mahihirap ang ituturo niya sa akin, hindi nga kami magkakasundo. Ano naman pinagtatalunan niyo? Sa lahat ng doktor, pambihira ito si Armida. Magtatayo ng klinika sa bayan, libre. Tingnan niyo, papa. Paano niyo mapabawi yung pinuhunan niyo sa kanya sa pag-aral? Tingnan mo kung magsasalita pa pa. Kahit na konti, walang pagmamalasakit sa kanyang kapwa. Oy, Armida. Pinagmamalasakit ako sa lapin ni Papa. Bato ba ang ginastos sa'yo ni Papa? Sa pag-aaral? Oy, kung mahirap tayo, may tutulong ba sa atin? Eh, kaso nga, hindi naman tayo mahirap eh. Papa, kung ako ba'y makatutulong sa mga kababayan natin, tututol ba kayo? Oh, Armida. Ang salapi ay haligi sa buhay ng isang tao. Mahalaga yan. Kung mahirap tayo, hindi ka nakapagtapos ang karera. Minahal ko ang salapi. Papi ba naman kayo? Mayroong kamagong Aristeo. Tapon mo. Malayo.
Bakit? Anja ba si Tata Magno? Tata Magno? Ano, Jose? Ano balita? Kumusta si Maneng? Sama ang balita. Patay na ho siya. Ha? Sino pumatay? Yung lalaking may suot na lubit sa leg. Hindi ko nga ho eh. Sura kong huling lalaki saan ka ng Baltimore. Halika nga rito, pag-usapan na. Oscar, pakain mo nga ako sa dalat naman po, Sota. Hindi na pwede ang pakain ngayon, Karding. Anong di pwede? Ang laki na natatalo sa akin, ah. Wala tayong magagawa. Yan ang utos sa amin, eh. Bakit? Bakit? Yung mga bata mo, ayaw ko papakihin, eh. Alagang hindi na pwede. Yun lang ang huling pake mo, hindi mo pa nababayaran, eh. Doy! Liga, liga, liga! Bitiwan mo ko! Wala ka ng pera, eh! Hige! Hige! Bitiwan mo ko! Bitiwan mo ko! Ano ba problema? Eh, pake ng pake, yun lang dating utang, hindi pa nababayaran. Hoy, Berting. Ang magaling nung sigurol, tumitigil kung wala ng pera. Kung gusto mong bumawi, umuwi ka at kumuha ka. Ha? Che! Eh! Senyor Alisteo, pwede mo ba makautang para makabawi naman ako? Eh, tarantado ko pala, magsusugal ako, bubisitin mo ako, di ba kita riyan eh? Kita riyan! Gago mo ito. Bubisitin ang araw ko. Tumutulak, kumakabig, pero mas malamang ang kabig. Delphine, tuloy ka. Aba, Delphine, mukha yatang naligaw ka. Magsusugal ka rin ba? Wala akong mapaglimangan. Nainip ako sa kumbento. Nagtanong-tanong ako, nabalitaan ko may sugalan dito. Alam ba ni Padre Simon na dito ang punta mo? Siya nga pala, siya si Aragon. Siya ang pamangkin ni Padre Simon. Eh, siya may-ari na sugalan dito. Kamusta kayo? Karangalan ko maging panauhin ka. Ang lugar kong ito, bukas sa lahat ng oras para sa'yo. Salamat, o. Asahan nyo basta't nagkaroon ako ng pagkakataon. Dadalaw-dalawin ko kayo rito. Hihintayin kita, Dalpin. Siya nga pala, Aristeo. Huwag sana makarating kay Padre Simon na nagpunta ako rito. Bakit natin pararatingin pa? Dalpin, ano bang sugalang nilalaro mo? Meron akong kwaho, poker, naro ng monte. Aba, siyempre Aragon, doon sa malakas. Sa monte. Eh, magmamonte na rin ako. Aragon, lagay mo siya sa primera pila. Ayun na. Aginaw, Reyes. Mariho bang pagbigyan natin ating panahon, Senyor Aristeo? Aragon, oo, ready. Aristeo. Salamat. Buka, dito. Diretso nga ito, Sota. Senyora, meron na tayong panahon. Ngayon lang ang gabi. Sa akin yan. Dito mo ilagay. Delphine, dito ka maupo. O, Vergo. Salamat, ha? Batakin ako. O, sige, magre-regla muna ako. Batakin mo na muna. Aragon, sige mo akong lote sa libo, ha? O, ikaw, Delphine, magkano kailangan mo? Magpapalit lang ako ng 500. Oo, pahawa na. Kumuha ka ng pitsa.
Uwego. Uwego, sana. Rulong nga to. Ay, ito, sir. Ito. Sandaan nga sa tatlong popa. Magno! Ah, sige, magbantay ka rin sa taas. Ano, Magno? Ang tagal natin hindi nakikita. Ano, magsusugal ka ba? Masamang balita eh. Napatay na si Kaliskis. Paano mo nalaman? Nabalita sa akin ang dati niyang tauhan. Kitang-kita ro niya. Pinatuklaw sa ahas. Ala tayong pakialam sa pagkamatay ni Kaliskis. Alam mo naman tao yon. Maraming kagalit. Baka niloko niya. Pinatuklaw siya. Eh, yun ang negosyo niya. Hindi mo ako naintindihan eh. Ayon sa nagbalita sa akin, Baltimore daw ang pumatay sa kanya. Baltimore? Ano? Alam mo namang wala tayong tinira sa mga angka ng mga Baltimore. Paano yung taong may lubid pa sa leg? Baka yung pagginamit natin sa pagbigti. At saka ayon sa nagbalita sa akin, nadinig niya, dinig na dinig niya, na sinabi ng tao na sirawan na titirang Baltimore. Puro kalukuhan ng mga binabalita mo. Katrang taduhan lahat yan eh. Mabuti pa umuwi ka, nakalimutan mo lahat. Paano kung... Wala tayong kaugnayan sa pagkamatay ni Kaliskis. Naintindihan mo? Ngayon, para maalis yung nervyos mo, ang takot mo, umakyat ka sa taas. Magdebersyon ka, magsugal ka, hindi ka eh. Mayaman ka na raw eh. Hindi, ayoko. Kung ayaw makinig sa akin, diyan ka na. Swertin talaga ni Delphine. Kinakailangan siguro sa'yo na ako sumunod. Alisin na itong reklan to. O sige, doon ka na sa buhay na sumunod. Hindi ako maaaring magkamali. Senyor Segovia, katunayan nga ako eh. Pinakita ko pa sa inyo ang bangkay ng bata. Ganun pala eh. Bakit kinakailangan balita ang pakipapa mga kalukulang yan? Inibigyan mo lang siyang problema eh. Basta kasangkot ang papa mo. Lahat kararating sa akin, nanding makarating sa kanya. Maaaring totoo. Maaaring hindi. Pero dapat tayong maging hat. Masala ng balitang yan. Pagod lang. Kaya nga bibigyan ko kayo ng pagpakalma. Nurse, pasok muna siya sa doon. Loko, sandali na mo ah. Andang maraming pasyente. Magandang araw siya, Rita. Delphine, napusyan ka. May may tutulong ba ako sa'yo? Wala. Kala ko may sakit ka eh. Napunta ako rito ni Padre Simon. Padre Simon? Bakit? Sila bibigyan siya sa obre. Pero, tapos saan to? Kasi napag-usapan ka namin sa Padre Simon sa ginagawa mo. Ang pagtulong sa mga maliliit at nangangailangan. Ang sabi pa nga niya eh, ang kailangan ng bayan ito ay mga taong katulad mo. Kaya naisip niya na mangangailangan ka ng tulong.
Aray, pagpatuloy mo yung pagkakawang gawa. Pakisabi mo kay Padre Simon na maraming maraming salamat. Salamat din sa'yo, Dentin. Tutuloy na ako. Sandali lang. Kasi gusto ko sana makilala ka ng papa ko eh. Para malaman naman yung may mga taong tumutulong sa akin. Magiging karangalan ko. Di, hintay mo na ako. Sabay na tayo pumunta sa bahay. Patapusin ko lang to. Sige, maupo ka muna. Napaaga ka yata ng uya. Hindi ba mami ang alas 5 ko pa nagpapasundo? Kasi pakikilala ko si Delphine kay papa eh. Aristeo. Tayo na, Delphine. Ano nangyari sa'yo sa tugal kagabi? Natalo lang ng konti. Sabi ko na nga ba eh, sinusuway mo mga pinagbabawal ko sa'yo. Ayos na lang. Lalo na siguro pag wala ko rito, ano? Panay ang inom mo. Bakit magkaroon ng botelya dyan? Marta? Pasok mo nga ito doon. Tago mo, ha? Pa, may pakikilala ko sa'yo. Delphine? Delphine, ang papa ko. Pa, si Delphine, yung pamangkin ni Padre Simon. Magandang araw ko sa inyo. Ah, Delphine, maupo ka muna. Bago ka sa lugar na ito, talasaw ka. Maynila ho. Nung namatay ang aking mga magulang, eh, pinatawag ako ni Padre Simon, kaya dito muna ako nagbabakasyon sa inyo. Bakasyonista siya, Papa. Pero ang talagang dahilan kung bakit dinala ko siya rito, eh, para malaman mo namang may mga taong bukal ang loob sa pagkakawang gawa. Katunayan nga, 1,000 piso ang binigyan niyang tulong para sa klinika ko. Hindi galing sa akin yun. Galing kay Padre Simon. Maraming salamat sa tulong mo. Umasa akong mauwi ka sa iyo pagbabakasyon. Marahil nga ho. At kung papala rin, baka ho dumating ang araw, magantagarito na rin ako sa inyo. Mukha akong maulala mo ang kabuhayan mo. Ano ba ang negosyo mo? Baka ano, maliit na puhunan lang. Binabala ko nga hong mamili ng lupa dito sa lugar ninyo. Ang sabi sa akin ni Padre Simon, nung kabataan ninyo, eh, halos kontrolado niyo lahat ng lugar dito. At kayo rin na may-ari ng pinakamalawak na lupain dito. Ay, totoo yun. Pero ano naman ay dinulot sa kanya ng sobrang kapangyarihan? Eto, sakit. Wala nang sagisag ang mga sagabia. Kapangyarihan. Kung hindi nga alam ba ako kasakit, lahat ng lupain dito sa Vicente maging akin. Yan ang pangarap ko. Dalas at si Aristeo, walang tupag, kundi puro sugal. Pa, tama na. Tataas na naman ang presyo niyo eh. Mabuti pa magpahinga na kayo. Marta? Marta! Ipasok mo nga pa sa loob. Pasensya ka na, Delphine, ha? Kasi basta pinaalala mo kahapon niya, lagi maintang ulo niyan eh. At ako na naman ang pinagdisikitan. Talaga yung matandang yan eh. Wala nang kininita kung hindi aking pagsusugal. Hindi tuloy ako manalo eh.
Kasosyo ka naman ni mga Aragon, di ba? Bilang operator ng kasino? Oo, pero kalaban ko rin ang bangka. Yan ang isinasamasay ng loob ni Papa eh. Mas malaking pinatatalo mo sa sugal kaysa kinikita mo. Wala ka nang pakialam doon sa pagsusugal ko. Bakit? Taram ba yan? Mahiya ka naman. Hindi na ako magtatagal. Papaalam muna ako sa inyo. Ihahatid na kita sa labas. Bakit kailangan pa siya hatid? Hindi niya ba alam palabas? Armida, Aristeo. Siguro may kursanada sa'yo, Halpner. Ang dumi ng isip mo, no? Anong marami? Tandaan mo ito. Pag bumalik dito yan, Google Pink yan. Sayang ang nagawalan mo pang mga retrato ng pamilya nito. Sino naman ang mag-aakalang magbabalik ka pa? Ang dati na yung bahay na ito. Ngayon may isang pasugayan na. Paano nangyari yung pato sa inyo? Malabo na sa akin ang mga pangyayari. Hindi ko na matandaan. Siya nga pala. Huwag ka nang bumalik sa pasugalang yun. At umiwas ka sa mga Segovia. Lalong-lalo na kay Aristeo. Bakit ito? May kinalaman. Ewan ko, Crisanto. Basta't ang nalalaman ko'y magkasosyo sa pasugalan si Aristeo at si Aragon. At natamang ko sa inyo, Padre Simon. Ay kumikinalaman ang mga Segovia sa pagkamatay ng aking pamilya. Hindi ko alam, Crisanto. Gabi na. Ang mabuti pa'y magpahinga na tayo. Mariano.
Masyado ka nervyoso, Magno. Dahil basta nabalitaan mo ang buhay ako. Sino ka? Hindi kita nakikilala. Makikilala mo ako. Dahil niloob ng kapalaran, nabigyan ako ng pagkakataon para singiling kayo sa inyong pagkakautang. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Sumunod lamang kami sa utos ni Sabas. Inupahan niya lang kami. Sino yung Sabas yan? Hindi ko siya lubos na kilala. Nung matapos na kaming bayaran, nawala na siya. Hindi ko siya nakita. Wag! Sino yung Sabas? Ang pagkakaalam ko, siya ang papalakad ng pasok na lang sa San Vicente. Sa inyong lugar. Ang ibig mo sabihin siya na doon? Opo. Magandang umaga sa inyo, Padre Simon. Crisanto, may patay na naman palang naganap kagabi. At ang balita ko'y dinalang bangkay sa kasino ni Aragon. May kinalaman ka sa patayang yun, hindi ba? Ang nagawa ko po'y katuparan lamang ng aking pangako. Nabigyan ng katarungan ang kapihan ni Lasap ng aking pamilya. At hindi mapapanatag ng aking loob, Padre Simon, hanggat hindi ko natatagpuan ng utak. Ang utak na siyang... Crisanto, nakasulat sa Biblia na sinumang magtanim ng paghihiganti sa kanyang kapwa ay mararanasan din ang paghihiganti ng Panginoong Diyos. Lumabag ka na sa kanyang kautusan, taragdagan mo pa. Anak, ang pagpapatawad ay dakila at ang nagpapatawad ay tinatamasa ang pagpapatawad ng Diyos. Sa daigdig na ito, ang pangalan lamang ng Diyos ang sinasamba. Hahangarin mo pa bang sambahin ang ngalan mo ng mga taong nagkasala sa iyo? Ang may papayo ko sa inyo, mga Aragon, eh, kalimutan nyo na lang ho yung nangyari kagabi. Pag epekto ho ng ineksyon na ito, papanatag ang loob nyo. Paano ko namang malilimutan na nangyari kagabi? Diyos ko po naman, Panginoon. Sino naman ang hindi mabibigla na makakita ka ng isang bangkay sa loob ng iyong silid? Yan ay isang banta na ako lang susunod.
Bakit? Sino ang nagbabanta sa inyo? Di ang mga Baltimore. May kinalaman mo ba kayo doon? Wala! Kaya ako nagkakaganti eh. Eh, wala naman ho pala eh. Kalimutan niyo na yon. Maigi pa, umuwi na ho kayo at magpahinga. Huwag niyo lang ho kalilimutan yung mga gamot na binigay ko sa inyo, ho. Ayun na ho. Termina. Wala ho nga naman. Oh, nurse! Pakisamahan mo pa sa labas. Wala na ho yan. Kalimutan niyo na. Sige. Sige, ingat ho kayo. Ah, Delphine, kanina ka pa ba? Hindi, kararating ko lang. Mga regalo. May sugal ba, mami, ang gabi? Awan. Kawawa naman sa mga Aragon. Matinding nervous ang inaabot niya kagabi eh. Naroon ako sa pasugalan kagabi na nangyari yun. Para sa akin, kung wala siyang kasalanan, hindi siya dapat matakot. Yun yung sabi ko sa kanya eh. Pero hindi may alis yun dahil matanda na siya. Ah, may kailangan ka ba? Wala, nadaan lang ako. Ah, sige, sandali lang ha. Tatapusin ko muna sila. Totoo ang sabi ni Sabas. Siyang Baltimore lamang ang babaeng gumawang papatsaya niya. Pero paano babuhang batang yun? Kung buhay man siya, Papa, eh wala kang dapat ikanervyos. Tutal eh, si Sabas lang naman ang nakakalam na ikaw ang utak sa pagkakabitay ng mga Baltimore. Heh. Kung gano'n, mahal si Sabas ang susunod, patay eh. Papa, baka si Sabas ang pinuproblema mo na baka isigaw ka. Ililipit ko siya para manatiling lima lahat. Wag. Wag ako sa'yo. Matagal ko nang subukan kukatapat ka ni Sabas. At ninyo rito, o bakit? Senyorito, pinauwi ako ni senyorita. May kasama siya. Sino? Yung lalaki nagpunta rito isang araw. Masyado kang sub-sub sa trabaho mo, Armida. Kailangan paminsan-minsan, tapunan mo ng panahon ng kagandahan na kapaligid sa'yo. Kapag kukunti nagpapagamot sa akin, marahil mauwili ako sa pamamasyal. Pero kung ganito namang maraming pasyente, walang katapusan yung pinasok mong pagkakahong gawa. Tulad kanina, napansin ko, hindi lang pala mahihirap ang ginagamot mo, pati ng mga mayayaman. Delphine, hindi papasukin ng mayayaman ang klinika ko. Eh bakit yung nakita ko kanina, yung taong ninenervyos? Ah, mga Aragon, dati namang mahirap yun eh. Kaya lang siya umaman, dahil sa papa ko. Tawang ba siya ng iyong papa? Ang natatandaan ko, katiwala lang siya nun sa asyenda. Pero ang pinagtataka ko, bigla siyang umaman mula na magkasakit ang papa ko. At ngayon daw, doon siya nakatira sa dating bahay ng Baltimore. Ang balita ko, ang mga Baltimore, ang tanging kaagapay sa kayamanan ng iyong papa. Ngunit, malagay mas sinapit na magpapamilya niyan. Oo nga. Ngunit bata pa ako na nangyari mga bagay na yan eh. Alam mo, Delphine, ilang araw pa na inilagay mo rito. Pero alam mo na yung mga bagay na yan. Napag-usapan lang namin ni Padre Simon. Hoy, Armida! Tungkulin ba lang siyang doktor? Ang ipasyal ang kanyang pasyente? Pinaghirap po kami paghanap sa iyo, ah. Bakit? Nagbili naman ako sa klinika kung saan ako magpupunta. Mga ngatwiran ka pa. Hindi ba kabiling-bili na sa'yo ni Papa? Na huwag ka sasama kahit na kanino lalaki? Sige, we! At ikaw naman lalaki.
Kabago-bago mo lang dito, gusto pang manilo ng siya, Sigobya. Magkikita pa tayo. Ha? Sino si Gobya? Sino si Gobya? Naku po, Diyos ko, mamamatay po ako, Diyos ko. Ano kayo ko? Ayaw ko patahimik na aking puti. Hindi ko malakas ko ano kong gagawin. Ako na sa sinunod ng mga Baltimore. Ano kayo ko? Sino ko pang mamatay? Ano ko pang mamatay? Kaya ka nga namin pinatawag eh. Para matulungan ka. Sige, inuminim ito. Bakit ganun na lang ang takot mo sa Baltimore na yan? Naniniwala ka pa bang buhay yan? Bakit ako hindi maniniwala? Pinatay niyan lahat ang mga tulis ang inupahan ko. Hindi pa ba sa patakatibayan? Hindi pa lang ang mahulugan? Ako na susunod. Matanda ka lang siguro. Usapa. Kung natatandaan mo pa. Ayos sa mga inupahan mong tulisan. Nang bicara mga bata, ligtas yan yung Padre Simon. Tama! Si Padre Simon! Siya ang tanging saksi ng makatakas ang bata. Posible rin ay pinakikilalang pamangkin ni Padre Simon na si Dalpin ay walang iba kung hindi kawali-wala sa mga Baltimore. Kusanto. Sabihin ng kaulo lang ito. Nasa si Crisanto? Crisanto? Wala akong nalalamang Crisantong nakatira rito. Sinungaling! Si Dalpin ay walang iba kundi si Crisanto Baltimore na pinakilala mo sa akin pamangkin mo. At alam ko rin na ikaw ay may kinalaman sa kanyang pagkakaligtas nung siya ay bata pa. Nasaan siya? Di ko alam kung anong sinasabi mo. Saan siya may tatagpan? Di ko alam. Di ko alam. Saan? Saan? Aragón,
Tama na yung Aragon. Makakasama yun sa'yo eh. Malis ka dyan! Halika na, pahinga na tayo. Wala yun si Katabi! Santo Baldimor. Baldimor, ikaw, patawarin mo ako. Huwag mo ako patay. Patawarin mo ako. Wala kami alitan ng iyong ama. Inupahan lang ako. Nasilaw lang ako sa mga pangako. Ang bahay na ito ay inyo. Isasali ko sa iyo. Isasali ko sa iyo. Patawarin mo lang ako. Sinong taong mo pa sa inyo? Si Senyor Segovia. Pinag-imbuta niya are-are ng iyong ama. Inupahan lang niya ako. Inupahan! Hindi ko nalalaman po. Asan si Crisanto? Kung alam ko man, hindi ko ituturo. Pagano! Gawin mo lang gusto mo gawin sa akin ang istero. Patayin muna ako. Pero hindi ko maipagkakanulo si Crisanto. Ha? Utang na loob, itigil na ninyo ang mga patayan. Matakot kayo sa Diyos. Ha? Hoy pare! Anselmon! Paloob lang din si Bagi Ragma! Nagkausap ba kayo ng mga Aragon? Oh. Hindi ba siya nagsuspecha? Nanganganib ang buhay mo. Nagkausap sila ni Papa. At mahinala silang ikaw si Crisanto Baldimore. Huwag ka na magkaila. Dinig na dinig ko ang kanilang usapan. Hindi lamang buhay mo nanganganib, kundi pati si Padre Simon. Alam na rin nila na may sinalaman ng pare sa pagkakaligtas sa'yo. Kaya utang na loob, makinig ka sa akin. Kailangan ligtas mo yung sarili. Sapagkat, alam ko sa mga sandaling ito, hinahanap ka na ng labis tayo. Kung ako nga si Crisanto Baldimore, bakit ka nagmamalas na kita? Kaway sa Segovia. At alam mo nga na po'y tatarungan. Crisanto, matagal ang pinagbayaran ng Papa. Ang bigat ang kanyang pagkakasala. Alam mo, siya ay isang lumpo, isang inutil, at konting panahon na lamang ang nalalambing sa kanyang buhay. Kaya kung ano man ang binabala ko, kiwas po sa'yo. Patawarin mo na siya. Armida. Thank you.
Pinagugunita ba siya yung lubid na yan? Yan din ang lubid na bumitay sa aking ina, sa aking ama at sa aking kapatid. Kung natatandaan niyo pa, na isang batang lumapit sa inyo upang humingi ng tulong na taglay din ang lubid niyan sa kanyang liig. Pinapitan kayo sa paniniwalang kayo sa gisag ng kabutihan. Nahawak niyo ang kapangyarihan upang usigin ang mga tulisan na bumitay sa kanyang pamilya. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, na inaasahan niyang tagapagligtas ay isa palang lubid na sumakal at pumatay sa kanyang pamilya. Ngayon alam mo ng lahat. Ano panginitay mo? Bakit di pa ako patay? Patayin mo ako! Thank you.
nagpapaalam na ako si Armida. Padre Simon, maraming salamat sa lahat ng ginawa niyo para sa akin. Pagpalain ka ng Diyos, Crisanto.